nag-harvest ng palay, harvesting a palay dito sa likod ng aming bahay. Harvester gamit ito. Pinog na kasi. Isa ra magud po may laing ani uno nun kanira po no kadto kay wala ayan na layo na yan ngayon ng nagka-high-tech ng panahon, diba? Ano nang gamit? Machine. Harvester na diretso kasi yan, tracer. Hindi katulad na kung tao ang gagawa yung mag-aani ayun na ano ka pa ng tracer, doble ang expenses, bayad ka pa dun sa mag-aani, tapos yun magpa-tracer pa, doble. So ngayon ay nagka-imbento ng ganyan na mga harvester kubuta. Direct kasi yan eh. Na mag-aani tapos yun, lalabas na yung palay. Sisilid na sa sako, saka kayong mga tao dun. Yan, nakikita nyo naman. So maganda yan. Diretso na less expenses. Tuloy na. Sama na yung tracer. Sa ibang lugar nga sabi nila eh, may harvester at saka sama tracer saka yung galing na paglabas bigas na agad, diba? Darating talaga yan na dito sa Pinas. Likod to sa aming bahay mga lalabs. Ito yung ito lang yung unang na unang nagtanim. Siya lang nag-iisa na harvest dito eh. Yung iba wala nga hindi nga nagtanim ay nahuli yung ano no? Hindi nagsabay. Ayan. Punta natin yung ano. Punta na siya dito. Ayan.
harvester. Ayan, may nakuha ng susulit sa sana. Ba talaga ang technology ng tao, di ba? Gawan talaga ng paraan. So, darating at darating ang panahon na ano na, machine na talaga ang magtatrabaho. Yung tao mag ano na lang, titingin na lang. Shoutout pala sa Team Cars, Movie Time, RVnatics, Team Ili ng Japan. Shoutout sa inyo. At shoutout ko din ang aking bagong kaibigan na si Ma'am Janie Houston. Shoutout sa iyo, Ma'am Janie Houston. Thank you for your support. At the Sassy Siblings, shout out. Ayan, mga supporters. Si Ma'am Ili ng Japan at si Rostom Paor, yung mga team Ili ng Japan. Ayan, dito tayo ngayon sa dito sa amin, sa likod lang ng bahay namin. Wala tayong ibang content. Yung, during the flood, nakukat itong basakan at itong lugar na to, puno ng tubig. Magpas yung tubig parang dagat. Yeah. Less expenses na to kasi diretso harvest at saka ano, treasure. Maimbento talaga yung tao yung ano na diretso galing tawag doon. Ang lalabas ay rice na. Ngayon ang lalabas dyan ay palay pa, hindi pa nagaling. Hindi pa bigas. Ang lalabas ay bigas na. Ito yung aso. DJ! Nag-watch din dyan yan. Ano ba? Nanood din yung aso namin. Talagang ano, matitira. Naranasan ko din mag-harvest ng palay. Yung garab tawag sa amin, maglalait. Naku, ang layo kaya. Doon sa may bahay, oh. Simula dito kami mag-harvest ng palay papunta dun sa may bahay. Simula kami 2 AM in the morning. Maagang maaga. Natapos ay ano na. Ganitong oras na. Alas 9, alas 10 ng umaga. Mag-ano pa kami. Mag-hapok pa. Hindi katulad nito eh. Nga diretso na sa sako masilid. Diretso na labor. Pumunta dun sa ano, karsada. Sako na. Kasi yung tao kapag tao mag-harvest ay eh, silid mo pa ay ano magano ka pa maghakot ka pa eh, kasi patricer pa maganda yung pero ang mahal kasi yung harvester ayan bayaran mo yan but ilan kaya ang bayad hindi ko na tanong eh, maganda din itong ganito eh kasi walang ulan di ba walang ulan dito. Yung tuyo yung malupa ayan tuyo na tuyo ayan may nagano na may naglibor kinuha na yung natapos na no, yung sako si kuya kaya mo yan kuya wala kang kasama wala siyang kasama siya ah ang lakas naman ni kuya wow
Susgan kasi kuya. Lakas ni kuya. Kaya niya, siya lang mag-isa, no? Nasa 50 to 60 kilos yan. Diba? Uy, nag-iinit akong cellphone. The high temperature daw siya. Ayan o, oh, ayan, dalawa sila. Ayan, dalawa sila. Dalawa sila. May baga. Nag-init yung cellphone ko. Maraming salamat, hindi natin tatapusin to. Ay, matagal pa yan matapos. So tansya ko dito, nasa 50 sacks siguro to ma-harvest nila. 50 below lang. Ayan, 50 below. Kasi maliit lang to eh. Ang area ng park. Yung tansya ko, 50 below. Ayan, layo. So, maraming salamat sa inyong suporta. Bye-bye. This is your friend again, Brother Mark Channel. I want to say thank you for it all. God bless everyone.